Good day mga ka-Viking at nandito na naman tayo upang magbigay ng timplada mga ka-Viking. At siyempre bago yon at gusto ko munang pasalamatan si Nakambal, ayan, ng Bacoor Cavite. Ayan, yung nagpaturo sa akin ng mga pangmasang tinapay. Gusto ko ulit sila pasalamatan at sa mainit na pagtanggap nila sa akin. Ayan. At siyempre mga ka-Viking, ang ating i-share ngayon ay ang ito. Ayan. Ito naman ngayon ang i-share natin mga ka-Viking. Ito yung steak bread, yung matigas, yung masarap isaw-saw sa kape. Ayan. Ito ngayon yung i-share ko mga ka-Viking, yung timplada nito. At siguraduhin lang natapusin nyo mga ka-Viking yung video para makuha nyo yung tamang proseso, tamang paggawa. Ayan. At siyempre mga ka-Viking, kung hindi ka pa nakasubscribe, ay pipili mo nang pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong i-upload na video. At siyempre kung gusto nyong mag-order sa Kinakambal ng Bacoor Cavite, ay pwede nyo lang i-like sa kanilang Facebook page, ayan, na Twin Apay. Ayan, siyempre marami silang ginagawa doon at siyempre mayroon din sila mga cake, ayan, yung mga panghimagas, ayan, mayroon din sila doon mga ka-Viking, pero hindi ko na yung tinuro sa kanila kasi marunong silang, sa totoo lang mga ka-Viking, marunong na silang gumawa. Kumbaga, inimbitahan nila ako doon para lang sagutin yung mga ilan na katanungan na hindi pa nila nalalaman tungkol sa paggawa ng tinapay. Kaya ayun mga ka-Viking, at siyempre hindi na natin ito patatagalin at masyado ulit tayo madaldal. Simulan na natin ito mga ka-Viking. Let's go! So ayan mga ka-Viking, ang ating mga sangkap na sa gagamitin nating steak bread. Ayan, siyempre magsisimula tayo dito sa bread flour na 1 kilo, wash sugar na 200 grams, salt o kaya asin na 15 grams, baking powder na 30 grams, instant yeast na 5 grams, at siyempre maglalagay tayo ng amonyako. Ayan mga ka-Viking, 8 grams lang yan. Ayan yung amonyako. At siyempre mga ka-Viking, mayroon ng amoy yan na hindi kaaya-aya. Ayan. Parang amoy yan ng babae na hindi naliligo. Ayan mga ka-Viking, medyo mapanghinga lang yan mga ka-Viking. Iwan ko ba kung bakit nilalagay yan sa mga biskuit na ginagawa. Mapanghiyan. Ayan. At siyempre, yan na yung mga sangkap natin. At siyempre mga ka-Viking, maglalagay tayo ng isang latang tubig o kaya 400 grams. At vegetable shortening. Ayan mga ka-Viking, 50 grams yan mga ka-Viking. Ayan. Siyempre sisimulan na natin. Gaya ng dati nga, hindi nga tayo nagsusuot ng gloves para mapadali tayo. Alam nyo naman na sinisigit ko lang yung pagbablog para lang makatulong, o siyempre para matulungan nyo rin ako sa views. At sana huwag nyo skip ang ads dahil dun tayo kumikita. Ayan mga ka-Viking, at siyempre sisimulan na natin ang pagmamasa. Let's go! Ng ating dough, at siyempre gaya ng dati, dadaan natin ito sa roller at medyo masilang nga lang ang pag-roller nito mga ka-Viking. Ayan, kaya mag-iingat kayo sa paggamit ng roller kung roller man ang ginagamit nyo. Tara!
hindi ko ganong maipakita sa inyo yung pagmamakina dito kasi wala akong taghawak ng cellphone. Aww. Ganito lang mga kabiking. Tingnan nyo lang mabuti yung proseso. Bali, tumitimbang lang ito mga kabiking ng 20 grams. Ganyan lang siya. Gusto ko lang sabihin sa mga kabiking na madali pa itong gawin, itong stick bread, kaysa yung ibang mga sortitos. Sana magawa natin dito para maituro ko rin sa inyo kung paano. Ang alam mo mga kabiking, ang problema ay wala akong tagahawak ng cellphone ko. Kaya hindi ko gaano may pakita sa inyo yung proseso ng pagmamakina. Aww. Ayan, magkatapos natin maputol, igaganon lang natin. Papahabahin lang natin siya. Ayan, ganyan lang. Yun na yung paggawa ng stick bread. Ito mga kabiking, papalsahin pa natin ito ng kunting palsa pa bago natin salam. Ayan. Ayan na mga kabiking, at siyempre sinalansan na natin yan at nakita nyo naman mga kabiking kung paano gawin. Medyo sabi ko nga sa inyo, medyo madali pang gawin yung stick bread na matitigas kaysa yung iba. Pero tignan natin mga kabiking kung magagawa natin yung mga ibang klase pa ng sortidos. Kasi marunong naman tayong gumawa ng mga sortidos. Ayan, sortidos ang tawag, o kaya sa Bisaya yata isupas. Ayan mga kabiking. At siyempre, pikokan natin yan. Papalasayin pa natin yan mga kabiking. Sabihin na natin na idu-double size muna natin bago natin isalang. Ayan, titigas naman yan mga kabiking kasi gawan ng amunyako na nilagay natin. Ayan, hintayin lang natin mga kabiking at mamaya sasalang na natin yan. So mga kabiking, bali nag-double size na yan at sinalang na natin. Hindi ko na pinakita sa inyo mga kabiking sa una. Pero double size na yan mga kabiking, siyempre itataas natin yan mamaya pag may mga makikita tayong brown-brown yan sa gilid-gilid. At pagkataas doon natin siya babantayan na maluto. Titigas yan mga kabiking. Ayan. Ang init lang ng oven mga kabiking nasa 150 degrees lang. Ayan. O kaya 300 temperature. Ayan mga kabiking. At sabi ko nga, pagkataas natin yan doon natin siya babantayan. Ayan. At mamaya papakita ko sa inyo ang finished product. So ayan mga kabiking, naluto ng ating stick bread. Ayan. Siyempre, ibabalot muna natin yan. Ayan. Luto na siya. At panoorin nyo at i-repack natin. Ginagawa mo! Ayan mga kabiking, ganyan siya. Yung 6 na piraso mga kabiking, 10 piso yan. Ayan. So mga kabiking, ayan, at nai-repack na natin. Ang presyo nito ay 10 piso sa 6 na piraso.
kung sa tindahan niyan ay may aangkat sa inyo, pwede na rin din ibinta ng 11 pesos o kaya 12 pesos. Napakatigas nito mga kabiking at napakasarap isaw-saw to sa kape. At sa sobrang tigas nito mga kabiking, pwede mo yung itusok sa pit ng kabayo. Ayan, at sana mga kabiking, meron na ulit kayo natutunan sa video nito. At abangan ang susunod nating mga i-upload na video mga kabiking. At hanggang dito na lang mga kabiking. Bye-bye!